Kasi kung alam lang niya ang laro ng manok na binitawan niya, makakapag-adjust siya. Kasi, siyempre, binitawan na lang niya nung basta bahala na eh. Pagkabitaw niya, bahala na, gano'n na lang. Let's say, for example, na ang manok mo is flyer. So, ibig sabihin, ang manok mo, medyo malayo ang bitaw, di ba? Gusto mo ng mga ganitong usapan? Subscribe mo na yan! Hello guys, what's up? Sa mga bago sa ating channel, sa mga bagong bisita, guys, ako si Franskel. Ako ay nagbibigay ng mga tips kung paano manalo sa paborito nating sports na sabong. So, yung mga hindi pa nakaka-subscribe, kindly subscribe. Please hit the subscribe button down below and then please click the notification bell, guys, para updated din guys sa mga video na aking mga ina-upload. Kung usapang sabong ang hanap ninyo, dito yan sa channel na to. Thank you guys! So, ayan na nga tayo guys, tuloy tayo. Hindi na natin pahabain. Ano? Ang pag-uusapan guys natin for today's video is about sa ulutan. So, kasi guys, nung nakaraan galing ako sa sabungan, napansin ko lang guys, hanggang ngayon guys, may mga tao na mali pa rin yung ginagawa. Ito naman, disclaimer lang, ano, hindi ako sa nagmamagaling. Sa kung sino man, ito ay base lang sa aking obserbasyon nung pumunta ako ng sabungan. So, nandun pa rin guys yung mga tao na sobrang, sabi nga eh, sobrang sagasa, sobrang atat. Parang hindi makapaghintay. So guys, ito mga tips na to ay patungkol sa diskarte, sa ulutan, kung paano kayo makalamang at masiguro nyo ang inyong pagkapanalo. So, number one guys, sa kauna-unahan, kailangan natin, pagdating natin ng sabungan, ano, kailangan natin magpahingahin yung ating mga manok ng at least 10 to 15 minutes man lang bago natin isabak sa ulutan. Kasi napapansin ko sa iba, ano, pagkadating pa lang sa sabungan, pagka alis nila doon sa bayong na tinatawag o di kaya sa box na daladala nila, na doon nakalagay yung manok, is diretso na agad sila sa ulutan. So guys, sa mga hindi nakakaalam, ano, stress yung manok na yun guys. At least pagpapahingayin muna natin ang manok natin ng 10 to 15 minutes para na sa ganun maka-adjust siya doon sa environment na pinagdalhan mo sa kanya. Kasi syempre, may mga manok na maninibago yan. Pagkalabas pa lang sa bayong o di kaya sa box na pinaglagyan nyo, wow, ang daming tao dito. Parang ganun din yan, parang sa atin din tao yan guys. Yung kumbaga, ang mas maganda, ilagay natin yung ating sarili dun sa manok, kung anong mararamdaman ng manok kapag ginawa natin yun sa kanila. So, number 2 tayo guys, tip number 2. So guys, ang tip number 2 is yung huwag sagasa masyado guys. Ayun nga, nasabi ko na sobrang atat na hindi makapaghintay. Guys, huwag kayong mag-alala, mahaba ang oras. Kung dumating kayo ng umaga dun, let's say na alas 7 or alas 8 hanggang hapon guys, hanggang gabi mapapalaban yung manok nyo. Ang pinaka the best yung gawin guys, pagpapahingayin nyo yung manok nyo and then tingnan nyo, pagmasdan nyo yung kilos nya kung siya ba'y maayos o nasa point pa, kung nasa tamang pointing. So pagkatapos yung pagmasdan and then identify nyo na nasa tamang pointing siya, na ang ibig sabihin nun is papalo yung manok nyo na maganda, saka nyo dalhin sa ulutan guys. Yan guys, ang tip number 3 naman natin guys is pumili kayo guys ng kulay ng manok na inyong lalabanan. For example, naniniwala kayo sa mga pamahiin, ano, sa mga matatandang paniniwala na sinasabing mga sinyal ng manok, sinyalado, kontrapelong kulay, etc. Guys, totoo lang, ano, hindi masamang maniwala sa pamahiin na yan. Kumbaga, sa mga sinaunang matatanda dahil sila yung nauna sa atin dito sa mundo na to eh. So, depende na lang sa inyo guys kung naniniwala kayo dyan. Pero kami talaga 100% naniniwala kami sa mga ganyang bagay. So, for example, let's say na yung mga ano, mga sulta-suldada na tinatawag, ano, bibigyan ko kayong halimbawa. Ang tamang gawin nyo guys, for example lang, manok ninyo is mayahin, ano. Ilaban nyo guys sa balahibong talisay. Pwede nyo labanan guys yung balahibong talisay. Pwede din niyang labanan yung ano, tagakin. Yan. Tagakin, yung alam niyo tagakin guys, yung puti ang balahibo na kulay itim pa or tinggam pa. And then sa mayahin, pwede rin siya sa ano, sa dalusapi guys. Dalusapin dilaw, pwede rin 'yan.
Pero yan guys, ano, depende sa paniniwala nyo yun guys. Basta guys, para sa akin, yung tatlong kulay pwede yung labanan. Depende yan sa oras guys. Depende sa oras, sa buwan. So marami tayong ano, darating pa mga topic tungkol sa mga bagay-bagay na ganyan. Kaya abangan nyo guys yun. For now, yun lang muna ang masishare ko sa inyo. Sultado ng mayahin ang talisayin, ang tagakin, yung puti na itim ang paa, and then ang dalusapi na dilawang paa. Ito ang isa guys, ang importante number four natin. Ano? So, ito maraming natatalo guys dito eh. Ito, dito kasi yung mga decision making na tinatawag. No? And then, alam niyo yung tipo na masamang bagay ito na gawin. Kasi ito yung ano eh, pinaka... Basta guys, ito yung mga dahilan ng pagkatalo ng karamihan. Yung ina-underestimate nila yung kalaban. So guys, ang number 4 natin, huwag i-underestimate yung kalaban natin. So ang tamang isipin natin, ang tamang mindset natin, na kung yung manok natin is remaining natin, for example, 21 days condition, duman yung manok natin. So dapat isipin din natin na ginawa din yun nung kalaban, magiging opponent natin, na ganun training din. So lalagay sa isip natin na kailangan humanap tayo ng mga ibang bagay na pwedeng natin ipapanalo kapag nakalaban natin yung manok na yon. So yung magandang yun ang magandang gawin guys kaysa sa underestimate yung keso sa sinasabi ng mataas ang lahi ng manok ninyo is mistresuhin lang yung inuulutan nyo. Ngayon papasok sa isipan nyo, ay kaya ng manok eh, yari yari yan, ganun. Guys, so ganun guys, paalala lang, ang sabong is may hiwaga. So hindi tayo nakakasigurado dyan guys. Kahit sabihin natin na nasa inyo na lahat, nasa inyo na lahat ang kalamangan para manalo dyan. Pero nangyayari pa rin guys ang hindi inaasahan na pagkatalo guys. So don't underestimate your opponent guys. So itong number 5 natin guys, isang ano, option lang. Option lang ito na gusto kong i-share sa inyo to my experience, ano, naranasan na namin to. So guys, bigyan ko lang kayo ng isang sabihin natin na babala, ano. Ito naman is hindi namin sinasabi na yung 100% na ganito lahat ang uri ng mga sabungan ng mga pasukan nyo. Ito, disclaimer lang, no, hindi ko naman isa nila lahat, ano. Pero meron talaga mga sabungan guys na mga hanggang ngayon ay gumagawa pa rin ng ganito. So itong tip natin na number 5 is option lang. Kailangan nyo guys is number 5 natin is kailangan nyo mapagmasid guys kung sinong may-ari nung manok na inuulutan ninyo. Kasi hindi porke yung manok na nakita nyo is sabihin natin is kaya-kaya ng manok nyo, uulutan nyo na agad and then hahabulin nyo, nalabanan yung manok nyo. So guys, kahit sabihin natin na mga at least mga 5 minutes sa mapagmasid kayo sa paligid ninyo, mas maganda, medyo matagal pa, mga 10 minutes, 15 minutes. Kung talagang disidido na kayo lumaban doon sa manok na yon, kailangan medyo mapagmasid kayo kung sinong may-ari ng manok na yon, guys. Kasi ang gusto kong ipahiwatig sa ganitong bagay, ano, pag kayo is natapat doon sa manok na inuulutan ninyo, is doon pala sa may-ari ng sabungan, or di kaya kasamahan ng may-ari ng sabungan. Let's say na sabihin natin kagrupo ng may-ari ng sabungan, yung manok na inuulutan ninyo and then lalabanan na kayo is sobra guys, ano eh, itong masasabi ko na to, ano, ito disclaimer lang, hindi naman lahat ng sabungan ay ganun. Sobrang lamang guys sila. Alam nyo guys kung bakit guys sila lumamang? Kahit na in physical, sabihin natin sa lahi lamang yung manok nyo, tapos lumaban sila. Yung manok nila is mababang klase lang, mababang uri lang, sabihin natin na ganun. Mas lamang nga kayo, sabihin natin. Sabihin natin ang laban is 10-8. Sabihin natin 10-8. So kayo yung 10, sila yung 8. Pero guys, pagdating sa rueda guys, kapag hindi na minsan yung kalaban na yun ng inyong manok, tumagal ang sabong, alam nyo guys na pwedeng mabaliktad ang laban. Bakit ko guys nasabi? Kasi sa mga ganyang tao, ano, sa mga ganyang uri ng sabungan, ano, na mga gumagawa ng ganun, kakampi guys nila yung sentensya doon. So, kaya guys, ang warning ko sa inyo, mapagmatsyag kayo. Kumbaga, sabihin natin na alamin nyo kung sino mga may-ari nito hanggat maaari, di ba? Kasi in case na ganun ang mangyari, guys, wala. Sayang lang, guys, no? Sayang ang pinaghirapan nyo. Then, itong number 6 natin, guys, is ito yung pinaka-ano eh, nakaka-apekto din, guys, sa diskarte nating mga backyard breeder.
Ewan ko lang guys ha, karamihan guys ng mga background reader, no? Hindi naman lahat, karamihan lang. Is takot guys sa mga may wingban na manok. Huwag matakot sa may wingban na manok. So, bakit ko nasabi guys, ano? Marami akong ano eh, marami akong kakilala na ganyan. Once na may wingban yung manok na umuulot sa kanila, ayaw na nilalabanan yan guys, kahit sabihin natin na nakikita ko na may potential na manalo yung manok nila nung kaibigan ko, pero ayaw niya talaga lumaban kasi ang sinasabi niya, may wingban yan, huwag yan, huwag yan. Kasi ang pagkakaintindi nila sa wingban, kapag may wingban is magaling na yung manok, super, kumbaga superb yung manok na yun, kumbaga mataas na uri na, kaya ayaw nilang labanan. So guys, ang paliwanag ko lang sa wingban, ano, ang wingban guys sa mga farm, kahit sa mga farm galing yan guys, ano, ang wingban guys is, ang paliwanag ko is, palatandaan lang ng manok kung kailan pinanganak. And then kapag may wingban guys, is dyan din nakatata kung kunsan sila pwedeng ilaban ng derby. For example, sa WPC, sa ano, sa sagupaan, sa bakbakan, mga something na ganyan doon sa lahat ng mga derby. Na in case na for example, mga tripod wingban pa nga eh, tapos meron pa silang something na kung ano nung sa katawan. Guys, huwag yung katakutan yan guys, kasi alam nyo ba kung bakit guys, ano? Ito yung lang yung aking opinion kung bakit ko nasasabing huwag kayong matakot. Kasi guys, kung yan ay superb na manok, kung yan ay magaling, kumbaga hybrid bigor na kung tawagin, ano, kung talagang magaling na manok yan, eh hindi yan dadalhin sa hackpipe guys. Automatic guys yan, ang bagsak niya sa derby agad guys. Alam nyo ba kung bakit guys? Kasi sa derby guys, napakalalaki ng premyo. Pag nag-champion ka sa derby, wow, milyones, diba? Eh, samantalang sa hackpipe, anong makikita nila dyan sa mga small time na kagaya natin? Eh, yan, barya-barya lang kikitain nila dyan sa hackpipe eh. Pero once na lumaban sila ng derby at nag-champion pa sila, yung mga malalaking tao na yan, ano? Eh, ano yan, malaking pera ang mapapasalamat nila, ang makakabig nila dyan. So, yun guys, gusto kong baguhin yung mga mindset nyo sa mga ganung bagay. Tumako tayo doon sa number 7. Guys, ito isang mahalaga din tong, isang tip, mahalagang tip din. Kasi tayo minsan, ano, nagiging maluwag tayo sa mga bagay-bagay sa bungan, ano. Kasi kaya nga tayo, ano eh, may dala tayong manok para kumbaga sa ano, ilaban natin. Tapos ang mangyayari, ipapahawak lang natin sa iba guys, no. Ang number 7 guys natin na tip is, huwag ipahawak sa iba yung manok nating dala. For example, hindi kasama sa grupo natin. Pumunta tayo halimbawa na sa bungan, isa pa tayo magkakasama, tigi-isa tayo ng mga manok. Ano? Tapos ngayon, mayroong makikisali na sabihin na, let's say nakakilala natin pero hindi natin ka-close. Tapos ngayon, pahawakan natin sa kanila ng ganun. Huwag nyo guys, pahawakan. Alam nyo ba kung bakit guys? Kasi sa maikling sandali guys, pitik lang nga, sabi isang kisap mata lang guys, pwedeng madisgrasya yung manok nyo guys. Kasi hindi natin 100% nakilala yung tao na sabihin, let's say na sabihin natin kakilala natin, pero hindi natin 100% nakilala. Kung yun ba ay sa okay or hindi. Kasi pwede yan guys, ano eh, pwedeng pitikan ng lason or di kaya pwedeng balian. And then, uulutan na yan ng maliit guys. Pag ganun guys, inuulutan na ng maliit na manok. Tapos na halata nyo na ano na. For example na, pag ganun na pinahawakan nyo sa iba, no. Tapos ngayon, pag lipas ng mga 15 minutes, ano, inuulutan na kayo ng maliit. Na kahit hindi naman masyadong malahi, lamang na lamang yung manok nyo, hinahabol kayo ng ulot. Eh, mag-spare guys nun. Kailangan na obserbahan nyo yung manok nyo, hipuin nyo, kapain nyo katawan, kung anong merong pagbabago doon sa inyong manok, bago kayo lumaban. Kasi, nangyayari yan guys eh, kasi may mga kilala kami na ganyan guys. Dumayo sila ng sa ibang lugar, and then, pinahawakan nila yung ano, manok nila sa iba, na hindi naman nila kakilala, or kakilala man nila, na taga doon, sa lugar na yon. So, yung pala, binalian yung manok nila, may nangyari pa nga, napitikan ng lason. So, nung naglalaban na sa gradas, nagugulat sila kasi yung manok nila, hindi pumalo. Hindi halos pumalo, patalon-talon na parang wala sa wisyo. So, yun guys, ang dapat na iwasan ninyo mangyari sa inyo guys. Sayang ng manok nyo guys. At sayang din syempre ng pera, di ba? So guys, ang number 8 natin guys, na tip is, ito yung importante guys, ito pinaka-importante. Kasi ito yung pinakahuling tulong na may bibigay natin doon sa ating alagang manok na ilalaban natin. So,
dapat nating number 8 is dapat nating ipares ng maayos yung manok natin. So ang ibig sabihin guys, kailangan natin guys humanap tayo ng manok na lamang tayo guys. Kumbaga, humanap tayo sa kalaban natin ng makakalamang tayo, at least lamang kasahay, lamang laki ng katawan. Nandun na yung let's say na lamang kasalahi. And then sultada ng manok mo yung ano, yung balahibo ng kalaban, ng kalaban mo. So guys, yung mga ganung bagay na mga dapat niyo consider, kasi guys alam niyo sa totoo lang no, sa laro sabong makalamang ka guys ng kahit katiting lang. Sabihin natin na parehas yung manok ninyo, pantay na pantay ano, parehas sa sabihin 10-10 ang score nila. Pero guys, may makikita ka guys doon sa manok na kalaban mo na isang bagay na parang mahina sa physical, ano, sa physical, sa anyo. Sa, let's say, sa anyo, kahit sa balahibo guys, or ano man, may makikita at makikita ka dyan, kaya kailangan mong maging, sabi nga eh, mapag-observa din, kailangan yung kilatisin ng todo yung kalaban nyo. Kagaya na halimbawa, paras na paras ang inyong manok, ano, nang sabihin natin ng laki, ng lahi, ganyan, ng taas. So, hanapan nyo siya ng ibang bagay. Let's say, for example, ng tingnan nyo yung mata guys ng manok nila. Kung ang mata nila guys is, ang pupil guys is maliit, at nakikita nyo na parang wala sa ano, wala sa focus, eh, labanin nyo guys, ganun yun eh. Kumbaga, makalamang lang kayo. Kunting kalamangan lang yung guys eh. Kasi guys, based to my experience, ano, sa haba ng pagsasabong namin ng ganyan, is naobserbahan ko yan guys eh. Kung ang manok is maliit yung pupil ng mata, yung pinakang itim niya, ano yan guys, wala sa pointing yan, walang masyado sa kondisyon yan. Kumbaga yung mga manok yung ilalaban is 100% a kondisyon talaga, sinasabi mo 100% a kondisyon, na sa tingin mo talaga is okay na okay ang pakiramdam. Ano? Tapos ngayon, ilalaban mo siya sa ganun, syempre, masisigurado mo yung panalo mo. So, yun guys, yung pinakahuling tulong natin na magagawa sa ating mga manok. Number 9 is ang pagbibitaw. Kasi, kaya ako ito guys nasabi, no, marami rin natatalo guys sa ganitong mga bagay. Kasi, ito, observation ko din, napanood ko, based on my experience, kasi itong sinasabi ko guys eh. Ano to guys, may kaibigan ako guys na nagbitaw ng manok na hindi niya alam ang laro ng manok na binitawan niya. So guys, ayun, sa madaling salita, doon nagkaroon ng problema. Kasi kung alam lang niya ang laro ng manok na binitawan niya, pwede siyang makakapag-adjust siya. Kasi, syempre, binitawan na lang niya nung basta, bahala na eh. Pagkabitaw niya, bahala na, gano'n na lang. Pero kung alam mo ang laro ng manok na bibitawan mo, o alam ng tao na magbibitaw yung laro ng manok na bibitawan niya, makakapag-adjust siya. Pwesto niya ng maayos yung manok niya. Let's say, for example, na ang manok mo is flyer. So, ibig sabihin, ang manok mo, medyo malayo ang bitaw, di ba? Huwag mo medyo ibibabalang sa may harapan mo. And then, pag-flyer yung nandun sa, yung pag-flyer yung opponent mo, edi, yung manok mo kawawa, di ba? Mauunahan yun. So, pag-flyer ang manok mo, ilayo mo. So, kung ang manok mo naman is, sabi nga, is sagasa. Kumbaga, gusto, dakot agad. Sabi nga gano'n, mga laro na gano'n. May mga gano'n, lalo yung matataas ang lahi, gano'n ang laro eh. Eh, medyo ilapit mo ng bitaw yan. So, yun guys, yung tip na gusto kong ibigay sa inyo guys, nang sa gano'n is sabihin natin na hindi naman 100% na manalo kayo, no? Sa mga susunod na inyong mga laban, eh, magkaroon kayo ng idea kung paano yung dapat ninyong gawin. Nang sa gano'n is, mas lumamang naman yung panalo nyo na hindi kagaya dati na lagi kayong talo. Pag-uwi kayo, duhaan, eh, syempre, yun yung mga nagiging dahilan, guys. So, thank you for watching to this video, guys. And then, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Click the notification bell para updated ka sa lahat ng video na aking i-upload. Kung gusto mo ng mga ganitong usapan, subscribe mo na yan. Franskel Vlog, thank you so much. Guys, bye-bye! Hey guys, do you like the video? If yes, please don't forget to subscribe and like the video. It really means a lot to me. Thank you.